magugustuhan ito ng mga bulsa nyo dahil very affordable at syempre, hindi lang yun, magugustuhan ito ng mga kids na katulad ng batang ito, ganun! O kaya naman, I'm so excited! Come on, let's! Nga natin ang ating mga gagamitin tulad ng itlog, ginadyad na carrots, bawang, sibuyas, asin, paminta, oyster sauce, lumpia wrapper at syempre ang ating mahiwagang tokwa. Shoutout nga din pala sa kapitbahay na nagbigay ng dahon na malunggay na ihalo nga natin sa ating recipe para lalong maging healthy ito lalo na kung papapakin ang ating mga bagets. Gumamit nga ako dito ng 9 pieces sa tokwa na nabili ko for 3 for 20 pesos. At dinurug-durug ko nga lang tulad ng pagdurug niya ng puso ko. Ganun! Inihalo ko nga lang aking mga hinandang ingredients saka ay nilagay ang dalawang itlog ng aking alagang manok. At dinagdag ko na nga ang dahon ng malunggay. At sa pagnalagay nga ng ating pampalasa ay pinch-pinch lang din po ang aking ginagawa. Una, dahil hindi naman ako chef. Pangalawa, dahil mahina nga po ako sa math at measurements. Kaya ganun! Kaya naman umaasa na lang ako sa mga bulong ng mga kaibigan kong sandok at kawali na nagsasabi sa akin na bakla! Ang sarap na! Ayan, so hinahalo-halo na nga natin ang ating mga sangkap at sisimulan na nga natin silang balutin with background music na balutin mo ako ng hiwagan ng iyong pagmamahal. Ganun! At syempre, gumamit din ako dito ng lumpia wrapper na nabili ko sa halagang 30,000 pesos. Syempre, charot lang yon, ganon. At para mas lalong ganaan ang mga kids na kainin ito, pwede nyo lang alin itong lagyan ng extra cheese para bonggam-bongga ang sarap. At simulan na nga natin silang iprito habang hinihintay si Chinito. Char! O mga mami ha, gawin nyo to dahil very affordable nga ito at sigurado magugustuhan ng mga kids lalo na mga jiwa ninyo. Ganon, China all, diba? Ayan, so ready na ang ating tofu Shanghai. At ang next recipe nga po natin ay ang pinaka-favorite ng aking mga pamangkin at ito nga ang tofu cheese sticks na inisprinkle ko nga lang uli ng salt, pepper at syempre tamahan ko nga din ang aking favorite herbs na basil at syempre huwag niyong kakalimutan ang bonggang-bonggang slice ng cheese ha na for sure di na nila malalaman na may halong tofu o tokwa ang kanilang kinakain dahil napakagaling nga mag-absorb ng lasa ng mga tokwa so napakagaling nitong pang-cheat sa mga kids. At babalutin nga lang ito gamit nga ang lumpia wrapper. Ayan ha, so balutin nyo nga ito habang ay pagchismisan kayo sa mga kapitbahay o kaya naman nanonood kayo mga k-drama. Ganun lang siya kadali at very very healthy pa ito ha. Kaya naman gawin nyo ito laging snacks para sa inyong mga kids. Ayan, so sisimulan na nga natin silang iprito. At for sure, pag naamoy ito ng mga bagets, ay pagkalapag mo palang die, siguradong blockbuster yan. Yay, so ito na nga ang ating finished product, ang ating tofu cheese sticks. Dahil mahilig nga ako magluto at mag-experiment at lalong naubusan na nga rin ako ng lumpia wrapper, naisipan kong gawin ang ating pangatlong recipe. At ito nga, ang tofu burger patty. Same procedure lang ha, pero syempre magdadagdag ako ng 1 cup ng flour at additional egg para mas maging makapit ang mixture nito at mag-form na nga ng burger. Syempre, shoutout nga din pala sa magandang kamay ng mami ng mga pamangking ko dahil tuturuan nga niya tayo kung paano mag-form ng patties. Ayan, so binilog-bilog nga lang po niya, tapos prines, then gumamit din kami dito ng breadcrumbs para sa coating nito. Siyempre, yung malaking patty, ako gumawa niyan ha. Siyempre, reserve naman sa akin. Ganon! At simulan na nga natin silang iprito at make sure na mainit nga ang mantika nito ha dahil madalas nalilimutan kong buksan ang gasol. Nakakaloka! Para ako naghihintay kayo forever! Ayan, so ganyan nga lang ito kadali. At siyempre, huwag nyo rin hintayin masunog o matusta ito kaya make sure na bitawan ang mga cellphone, iwanan ng mga kachat para hindi masunog ang inyong mga niluluto. Based po yan sa aking experience. Ganon! Ito na nga po ang finished product ng ating tofu patties na walang-walang sinabi ang lasa ng mga Angel's Burger na yan! Dahil nasisigurado kong sa unang kagat, walang tokwang malalasap. Dahil lasang meat po talaga ito. Lalo na kung dadagdagan mo pa nga ito ng mayo, cheese, lettuce, onions, at tomato. Ganon! Samahan niyo pa nga ng colorful buns at for sure malaloka ang mga kids ninyo. Ang pang-apat nga natin na gagawin na isa sa pinakamadaling gawin at isa din sa aking favorite recipe pagdating sa mga tokwa. Ito nga ang tofu barbecue ni Bonita. Ayan, so in-slice ko nga ng mga pa-cube sa mga tokwa at i-ready nyo na nga rin ang ating mga gagamitin like sugar, tomato ketchup, oyster sauce, pepper
at ang aking paborito herbs na basil. At ihahalo nga lang po natin ang mga sangkap na ito. Ang ginamit ko nga din dito ay tomato ketchup para nandun pa rin yung saktong asin tamis na natitikman natin sa mga barbecue. Lalo na kung mga baguettes or tins nga po ang ating papakainin. Pagkatapos, dahan-dahan nyo nga lang ihalo ang ating mga ingredients at tokwa at i-marinate niya ito for at least 1 hour para talagang sigurado manunuot ang sarap ng ating sauce sa ating mga tokwa. Ganun! Pwede nga natin silang i-grill or i-fry. Depende nga yan kung anong trip nyo sa buhay. Basta huwag nyo kakalimutan na ituhog ito sa mga barbecue stick para talaga naman mas feel na mga baguettes. Tapos na natin mag-marinate ang ating mga barbecue na made out of tofu. Kaya naman ready na kami ito. I-grill! Kaya mau, let's go! Very healthy nga po mga tofu dahil ito ay great source of protein. It is also packed with calcium, selenium, manganese, iron, and magnesium. At ito pa ha, meron siyang good source of heart healthy unsaturated fats. Ang madalas na pagkain niya nito ay tumutulong para maiwasan ang pagkakastroke and reduce bad cholesterol. Ganon! Kaya naman perfect nga ito sa mga baguettes, seniors, at syempre for all ages. Lalo na sa mga nagda-diet na healthy food nga ang hanap. Ayan, so tama na nga ang chika at maluluto na nga ang ating tofu barbecue. Sige na, kainin mo na lahat yan. Alam ko kanina mo pag gusto-gusto ka.